Huli na namang nagbabalik ang poging si 69 upang ikwento sa inyo ang ikalawang kabanata ng kanyang buhay bilang fanny user. Sa pagkakataong ito ay may sinusubukan siyang isang challenge. Siya ay hindi lalabas ng base sa loob ng 3 minuto. At kapag lumipas na ang 3 minuto ay saka lamang ito pwedeng lumaban upang ipaglaban ang Land of Dawn. At dahil nabuburyo na ang ating magiting na mandirigma ay pinanood na lamang nito ang kanyang mga kasapi na buhis buhay na lumalaban sa mga masasama upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila may masamang mangyayari dahil ilang sandali pa ay naunang mag-level up ang naglalakad na pusit ng kalaban. Samantalang level 1 pa rin ang bulating si Yuzong kaya siya napaslang ng pusit. Mukhang lamang na ngayon si pusit sa bot lane. Samantalang sa di inaasahang pangyayari ay napas lang sa top lane si Lolo Moscow. Ilang sandali pa ay tuluyan na rin namatay ang pusang si Harry. Sa pagkakataong ito ay tila wala ng pag-asang manalo ang pangkat ni Fanny. Bagaman sobrang dehado na nila sa laban ay nag-umpisa ng mag-ensayo si 69 ng 10 segundo bago ito sumabak sa giyera. Mukhang nag-iinip na talaga ang ating magiting na mandirigma dahil kitang-kita naman sa malulupit na freestyle na pinapakita nito habang nagwa-warm up sa kanilang base. Habang naglalakad sa kagubatan ay namataan ni 69 ang askal kaya agad niya itong pinaslang. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos nitong makuha ang asul na anting-anting ay agad itong kumilos at pinaslang ang maskuladong si Aldes. Mukhang nagiging kumpiyansa na ang kasaping si Harry dahil nagsasagawa na ito ng ritual. Mukhang madidagdagan pa lalo ang kumpiyansa ng mga kasapi ni 69 dahil isa-isa na nitong pinapaslang ang mga kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito ay ipinamalas ng naglalakad na pusit kung sino nga ba ang kasalukuyang pinakamalakas. Sino bukang paslangin ni Fanny ang pusit subalit maging siya ay nabigo sapagkat hindi niya taglay ang asul na anting-anting. Huli na namang sumubok ang ating magiting na mandirigma subalit muli lamang itong nabigo. At sa di inaasahang pangyayari ay napaslang pa ito ni Martis. Kung inaakala ninyong doon na matatapos ang ikalawang yugto ng kwento ni 69 ay nagkakamali kayo. Dahil sa pagkakataong ito ay ipapamalas niya ang lakas na matagal nang nakatago sa kanyang katauhan. Matapos ng matagumpay na pagpaslang nito sa kilabot na pusit ay muling nagpakita ang kumitil sa kanyang buhay na si Martis. Ngunit sa pagkakataong ito ay walang kaalam-alam si Martis kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng ating magiting na mandirigma. Habang masayang naghahabol ang dalawang pangit ay paparating na ang tagapagtanggol ng mga naaapi na si Fanny. Mabilis itong lumipad palapit kay Aldous upang ito ay paslangin. Matapos ay agad itong pumunta patungo sa direksyon ng asong talye na si Roger at maging ito ay dinakaligtas sa ating bayani. Sobrang tindi na ng laban kung kaya't sa pagkakataong ito ay hindi mo malalaman kung sino ang mananalo sa dalawang panig. Pero magmula sa pagkakataong ito ay makikita nyo kung paano magwawala ang ating bayani. Sunod-sunod na pagpas lang ang inyong masasaksihan kaya huwag kayong kukurap. Sa mga oras na ito ay kahit anong gawin ni Martis na pagpigil sa ating mandirigma ay tila hindi na ito magpapaawat. Huli itong lumusap sa lahat ng mga kalaban at walang humpay na pag-atake ang ipinamalas nito kaya walang nagawa si Pusit kundi iwan na lamang ang kanyang mga kasapi. Akala yata ng kalaban ay lalamang na sila ngunit magugulat na lamang ito sa pagdating ng ating bayani. Matapos nitong paslangin ang pusit ay hindi nito pinatakas ang tumatakbong askal na si Roger. Sa pagkakataong ito ay si Martis na lang ang natitira sa kalaban. Sinubukan nitong tumakas ngunit hindi ito nakawala sa ating magiting na mandirigma. At dito na nagsagawa ng napakahabang ritual si 69 upang ipaalam sa lahat ang kanilang pagtatagumpay laban sa kasamaan. Dito na nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Fanny Journey ni 69. Maraming salamat sa panonood. Watch hentai all the time with Empire. My soul is tormented by a succubus. All assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in